Mga panindig balahibo ang naging karanasan ng isang call center agent dahil sa umano'y pagmumulto ng isang bata. Matapos mag-resign, inakala niyang matatapos na mga pagpaparamdam. Pero ang kilabot na dala ng umano'y multo, tila sumunod hanggang sa kanyang bagong pinapasukan. Panoorin po natin. May nagpaparamdam daw sa mga call center agents. Kinikilala raw itong si Junjun. Kapag napapadaan ako sa sleeping quarters namin, or before akong pumasok sa sleeping quarters, bigla na lang ako nakakita ng tumatakbong image na parang bata na bigla na lang maglalaho. Oh my God, si Junjun. Bigla na lang siyang sumusulpot, nagpaparamdam napaparamdam ganun. Na-experience ko na siya ilang beses sa sleeping quarters. So, I believe na meron talaga, or nag-exist talaga si Junjun. Si Mark Agabao, isang call center agent, nakita na raw ang batang multo na si Junjun. Nakita ko, galing siya doon sa station ng supervisor ko. So sabi ko, ayan na naman siya. Nag-resign si Mark sa trabaho at lumipat sa isa pang BPO company. Pero tila may sumunod kay Mark. Mas nakakapangilabot na Junjun. Narinig mo ba yun? Walin. Wala naman ah. Tapos pagtalikod ko, narinig kong may nagtatype. Sigurado akong walang tao doon. Nagpatuloy raw ang pagpaparamdam ni Junjun sa bago niyang pinapasukan. At si Junjun, hindi lang daw basta nagparamdam. Yes, nakisali rin daw ito sa phone conversation. Nag-hello ako noong time na yun. May batang sumasagot. Narinig ko rin siya, actually. Akala ko talaga galing sa customer. Hello, Mark? Hello? 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 Nagulat ako nung sinabi ng customer na parang sa akin galing yung bata na yun. Sounds like you got your little one on the other end. Which is hindi nga dapat kasi yung time na yun is madaling araw. At bawal ang bata sa office. Doon na ako kinalibutan ng time na yan. Ang pagpaparamdam sa kumpanya, nakunan na rin ang litrato. Pinuntahan ng isang paranormal expert ang lugar para alamin ang kanilang mga nararamdamang elemento. Let them be. Huwag natin silang katakutan. Wala naman kaming naramdaman na meron silang intention na saktan ng kahit sino dito. Problema kasi natin, the more na nagtatakutan or the more na ano, mas nakaka-attract tayo ng iba pang entities. Pero ayon sa isang psychiatrist, maaari may kinalaman ng nature ng trabaho ng mga taga-call center sa kanilang mga nararanasang katatakutan. Isang form ng hallucination dahil dun sa sleep deprivation. Sabi ko nga yung biglang transition from gising to tulog, gising sa tulog. So yung mga hallucinations na yon, pwede kasi magkaroon ng content eh. No? Yung content nun depende sa ano yung na-experience nila habang gising sila. Meron man o walang kaluluwa na gumagala sa kanilang mga opisina, payo ng paranormal expert na ipagdasal na lang natin ang kanilang katahimikan.